Hello, mga fur parents. So, yan, today I'm with Moon Moon, the Persian cat, and Loki, the Shih Tzu. So, ayan. Topic natin today is the importance ng name tag or yung pet tag na tinatawag natin. So, sila na lang lagi ko kasama sa videos kasi medyo mailap yung Persian cat ko. Kasi female siya. Ewan ko kung normal yun. Pero I think pagka female, medyo mas mailap siya. And mas clingy talaga yung mga male na cat. Like this one. Hindi siya namimili ng oras ng lambing-lambing. So, anytime mo siya gusto lambingin, ay, magpapalambing siya at maghaharap. O, tignan mo, inangata na ako. So, ayan. Gigil. So, kulit eh, no? Nandito ako ngayon sa aming kitchen. So, yun nga, ang importance ng name tag, o yung tinatawag natin na pet tag sa mga alaga natin. So, ipakita ko sa inyo yung sample. Si Loki, ganito yung binili ko sa kanya. Where is it? This one. My name niya, Loki. And then, my contact information ko. Dito. Tago natin. Yun yung kanya. Mahalagang mahalaga yung my name niya at yung meron pong contact number natin. And then, sa aming two cats naman. ang hirap panuhin nito, dambuhala to eh. Sa aming two cats naman ay ganito siya. And then, sa likod, as you can see, I don't know paano natin ito mapapalinaw. Medyo malikot siya. So, ganito na lang. May name niya, Moon. And then, the next line is my contact number. And then, the next line is our address. Tapos, yung gender niya nasa baba. So, may sign lang siya ng gender. Ganyan. How can I, ano ba, focus? Hindi siya ma-focus. Sorry na. Puchu-puchu lang yung pang-video ko. So, ayan siya. So, ganun po siya. Name, contact number, address, and then gender. So, lagi yan nakasuot sa kanila. And, usually, hinuhubad ko lang yan pag papaliguan sila. Kasi, baka kalawangin. Mura lang naman kasi yan. And, nabibili ko lang yan o order ko lang sa Shopee. And, lahat ng pets namin may ganyan. Kasi nga naman, ang importance po niyan ay once na nakawala sila, you know naman, ang mga cats, kapag in-hit po sila, ay tumatakas talaga sila. And, gusto nilang makahanap ng kamate nila outside. And, hindi porket meron silang kapares dito, like ang cats natin ay boy and girl, female and male, ay sila na yung magpapares. May iba kasing pusa na hindi sila nakakontento sa sinong kasama nila, or minsan naghahanap pa sila ng ibang kamatch nila. Ewan ko kung bakit ganon, pero legit po yun na hindi, minsan may cat na may kasama silang female pero hindi nila gusto yon, or kasama silang male pero mas gusto nila yung male na nasa labas. So may mga ganon talaga. And napakahirap nilang pigilan. Minsan kahit anong bilis mo magsara ng pinto, mas mabilis pa sila na tumakas dun sa door nyo. And nangyayari talaga yan sa aking male cat ngayon kasi in heat siya and he's trying to mate with our female, pero kasi masyado pang bata and hindi pa in heat si female ko. Parang ayaw ko, kasi sabi nila, hindi naman mag-hit ang male cat kung hindi siya nakakaamoy ng female cat na in-hit. Ewan ko, kasi nag-in-hit kasi yung cat ng neighbor namin dati, tapos parang naamoy niya, tapos naging ganyan na siya, kahit hindi pa in-hit yung female namin. So, ngayon, yun, in-hit siya, gusto niyang lastad yung female Persian namin, pero ayaw pa pumayag ng female namin, and yun. Doon na nag-start ng tumakas tong male Persian cat namin. Kasi gusto niya talagang, yun, kahit anong bilis namin magsara ng door, minsan natatakasan talaga kami. And one time nga,
hindi napansin ng husband ko na naiwan niya magdamag yung eto si Moon outside ng door namin. So, thankfully, hindi siya nakalabas ng gate nitong pinaka apartment namin. Hindi siya nakalabas at di siya nawala. Pero, ganun pa man, at least meron po siyang name tag na may details ko. And, kung saan siya, kung ano pwedeng number na tawagan at kung saan siya pwedeng isuole. So, mahalaga po kasi yon. And then, marami kasi akong nababasa sa cat groups. Yun, kung hindi pa kayo member ng mga cat groups at may mga pet kayo na cats or dogs, napakalaking ano po na mag-member kayo sa group ng cats and groups ng dogs sa Facebook. Para marami kayong natututunan din doon and mga nababasa ng mga ganito. So, yun, yung nabasa ko nga. Matagal na, ilang months na talagang nawala yung cat niya. And then, one time, may tumawag sa kanya. And talagang hopeless na siya. Alam niya, wala na, hindi na babalik. Pero may tumawag sa kanya, which is a construction worker. And nakita nga yung cat niya. Natawagan siya using yung pet tag ng pusa na may number and may pangalan. So, tinanong niya kung ganito ba yung, sa inyo ba to si ganito, yung pangalan ng cat. And yun nga, naisoli pa rin sa kanya. So, napakalaking bagay talaga, lalo na pag ayaw nyo pong mawala yung inyong cat or maisooli pa sa inyo once na nakalabas sila. Kasi hindi natin maiiwasan yan. Kahit pa sabihin secured yung ating ano, na minsan pag nag-inhit sila, napakahirap nilang pigilan lumabas. So, ganito din sa dogs. Kaya itong aming puppy, lalo na itong aming puppy, pag nakalabas, kasi sunod ng sunod, minsan lalabas kami, gusto din niya susunod siya. So, ayan. So, mahalaga-mahalaga po na merong pet tag ang ating mga alaga. Hindi lang siya basta design, hindi lang siya basta arte-arte sa neck nila. Pero, isang paraan po yan para once na nakalabas sila, ay pwede silang may suoli sa atin ng mga nakakita. Unless talagang pag-interesan sila nakuha nila at hindi na isuoli pa. Pero wag naman sana. Pero I hope guys na yung mga may pet dyan na wala pang pet tag, kahit po sabihing indoor lang sila, paggawan nyo na po, customize. Meron po yan sa Shopee. Ilalagay ko po yung link dito sa description kung saan kayo pwedeng maka-order ng mura at maganda na pet tags. So, kahit indoor lang po sila, lagyan po natin sila ng ganon. Kasi once na makalabas po sila, lalo na yung mga indoor pets, hindi po sila maalam sa labas. Naliligaw sila, hindi nila alam bumalik. Mas maganda po na ganon para matulungan din po sila na isang way na mapabilis na makauwi po sila sa atin. So, yun lang po. I hope na na-realize, nagkaroon kayo ng realizations dito na mahalaga ngayon. And, paggawan nyo na rin yung mga pets nyo. Yun lang po. Subscribe nyo na rin po ito, i-share, and like this video. Thanks for watching! Sorry na, ang likod ko. Ang likod kasi ng anak ko. Yan siya. Naging Spider-Man siya. Kinagaya niya kasi yung mga cats namin. Hinagaya niya kasi yung mga cats namin. That's why ganito siya kalikot. Umaakyat-akyat yun. Pasensya na guys. Sobrang likot ko. Nalibot ko na yata yung bombay. So, ayun lang. Oh no. Sige na nga. Bye-bye na.